So, good morning mga kabi. Welcome back sa ating munting channel mga kabi. At ako'y nagpapasalamat sa inyo mga kabi dahil sa patuloy na pagsusuporta nyo ng aking munting channel na ito mga kabi. At salamat din sa mga bagong subscriber natin mga kabi. At umabot na tayo ng 100 na subscriber mayigit mga kabi. Yan. So, gayon pa man, hindi naman talaga tayo naghabol ng monetize talaga mga kabi. Ang sa akin lang ay may share pa din yung aking knowledge at saka may memory nga ako mga kabi ng aking mga kabataan. Yun. So, kung mapapansin nyo mga kabi, yan, mayroon tayong pinipair na avatar mga kabi. Yan, ibibreeding ko sila ngayon mga kabi. So, pero i-share ko sa inyo mga kabi, hindi yung tungkol sa pagbibreeding nga kasi alam nyo na kung paanong mag-breeding mga kabi. Tinaituro ko ng mga kabi. Yan. Ang kaibahan lang naman doon ay kinuha ko lang yung parents. Pero yung gusto nyo hindi kuhanin yung parents at hindi i-gather, eh wag nyo nang kuhanin kasi nga hindi naman i-gather. Pero ganun pa rin yung proseso ng pag-breeding mga kabi. So yung pag-usapan natin ngayon, yung tatlong uri ng breeding mga kabi. Yan. So, sa beta mga kabi at saka sa agape, mayroong tatlong uri ng breeding mga kabi. Una yung inbreeding. Yan. Pangalawa yung line breeding at saka yung pangatlo yung outcross line breeding mga kabi. Yan. Ano ba yung inbreeding? So, ang inbreeding mga kabi, ito yung pag-prepare ng parehas magkakapatid mga kabi. Take note, parehas magkakapatid mga kabi. Yan. So, ano ba yung advantage at saka disadvantage mga kabi ng inbreeding? Sa beta to mga kabi, dito muna tayo sa beta. Usapan natin tungkol sa beta. Ang advantage ng inbreeding mga kabi ay namimintin natin yung kanilang strain, yung bloodline mga kabi. Namimintin natin. Kung ano yung parents, ganun din ang offspring mga kabi. Yan. So, madali tayong makakuha ng pera pa din. Pag-alibawa, tayo may ipagbibili, may magustuhan, mayroon tayong pera na may bibigay. Doon yung advantage nung inbreeding mga kabi. So, dito naman tayo sa disadvantage. Ano ba ang disadvantage? Lalo sa mga multicolor mga kabi, particularly multicolor talaga. Lalo na dahil sa atin kasi yung maganda sa ating mga mata, yung nabibighani tayo doon sa multicolor. Ika nga rainbow color mga kabi. Yan. O ano ba yung disadvantage ng multicolor na inbreeding? So ang disadvantage ng mga kabi, yung kanilang kal. Kasi marami silang kal na nalabas mga kabi. So ano ba yung mga kal ng mga multicolor mga kabi? Halimbawa, dito tayo sa Kindi, Galaxy. Yan yung mga multi. So, ang kal nila mga kabi, mostly, kadalasan talaga mga kabi, at yun lagi ang kal talaga mga kabi, ay itong Royal Blue, Estelle Blue, Tel Blue, Turquoise, Yellow, Cellophane, EOC, yan, EOC, kal din yan ng multi mga kabi. Fancy, yan, kal din yan nila mga kabi. Yan. So, iwan ko lang sa mga veterano talaga na nakalam, pero yun yung pagkakalam ko mga kabi. Yan yung mga kal nila mga kabi. So yun yung disadvantage lalo sa mga multicolor. Imbis na yung strain na pinipair mo ay multi, ang lumalabas ay bicolor, single color. Yan. Yun yung disadvantage ng mga kabi. Pero yung advantage nga, namimintin natin yung strain nila. So marami mang kal, pero nanatili pa rin naman yung strain na gusto natin, na katulad ng parents mga kabi. At madali tayong makapagpapalabas ng pair nila mga kabi. Yun. So dito naman tayo sa
line breeding, Makabi. Ano ba yung line breeding? So yung line breeding, Makabi, ito naman yung pagpipair ng apo sa lolo at lola, Makabi. Yung apo nila at yung ipipair doon sa lolo at lola, Makabi. Ang tawag doon, Makabi, yun yung line breeding. Yan. So ano ba yung advantage nun, Makabi? So ang advantage ng Makabi, ganun pa din. So halos walang pinagkaiba sa inbreeding kasi parehas naman sila ng bloodline, Makabi. So ganun pa din yung kal nila. Sa disadvantage, ganun pa din yung mga kal nila, Makabi. Nga lang, yun nga, namimintin pa rin natin yung strain nila. So madali tayo makapaglabas ng pair. Yan, pag may mag-order ng pair. Yan. So, move forward tayo, Makabi. Dito tayo sa outcross line breeding, Makabi. Yan. So, ano ba yung outcross line breeding, Makabi? So, syempre, dahil sa outcross line, outcross line, ito yung pag-breeding ng magkakaibang linyada, Makabi. Yan. So, halimbawa, multicolor. Kahit multicolor sila parehas, ay ipapares nyo pa din ng ibang klase na pagka-multicolor. Halimbawa, Nemo. Kindi Nemo, ipapares nyo sa Galaxy. Yan. So, yung advantage ng mga kabi ay lumalabas yung iba-ibang kulay. Na depende na sa ating mga mata kung nagugustuhan ba natin o hindi. Yan. So, maraming kulay na lumalabas dahil nga magkaiba sila ng kulay ng parents, magkaibang klase. Kaya magkaiba din ang nalabas. Yun yung advantage niya, Makabi. So, ano naman yung kanyang disadvantage, Makabi? Una, yung disadvantage niya, Makabi, ay hindi tayo makapagpalabas ng parehas ng kulay ng lalaki at babae, Makabi. Kumbaga, pair. Hindi tayo madaling makapagpalabas ng pair talaga nila na, uy, maganda itong male nito, ah, hanap tayo ng pair na babae para yun naman ang i-breeding natin. So yun, mga kabi, mahirapan tayong makakuha ng ganun, mga kabi. So yung disadvantage ng outcross line breeding, mga kabi. Tapos yung kanyang kal, mga kabi, ganun pa din. May kal pa din na ganun kasi multi nga eh. Kapag multi kasi, mga kabi, yung mga kal nila, halos kadalasan, yun lang din. Turquoise, Steel Blue, Royal Blue, Shiloh, Silupin, at saka ano pa yung kulay, yung parang green. Yan. Medyo green siya, Makabi. Yun, kal pa din yun, Makabi. So, imbis na multi yung ating breeding, ang nalabas na kal ay hindi multi. Nagiging single color. Yun yung disadvantage, mga kabi. So nga lang, ang kagandahan doon, ang advantage, yun nga, mayroong mga kulay na lumalabas na iba-iba. Pero pagka may order sa'yo ng pair, mahirapan kang mag-provide. So yun. So dito naman tayo sa, halimbawa ito avatar, mga kabi. Nag-inbreeding tayo nito, avatar. Ano naman yung advantage niya? Kasi yung kanina, multicolor yun eh. Yung advantage nito, mga kabi, ganun pa din. Namimintin natin yung strain nila. Pareha silang avatar. Pero yung disadvantage lang, mga kabi, ay mas maganda kaysa doon sa multi. Kasi ang disadvantage sa multi, ang lumalabas, mga halos reject, mga kabi eh. Maliban na lang doon sa Royal Blue. Kasi medyo may magkakagusto pa doon, lalo pagka babae. Ay, gusto yung blue. Ayun, syempre. Pero dito tayo sa halimbawa, ito nga avatar. Ang disadvantage ng mga kabi, hindi to talaga totally disadvantage. Kasi yung halimbawa, ito blue. May pagka-blue itong avatar natin, mga kabi. Black star. Ang lumalabas nito, mga kabi, sa kal niya, ang kulay, yung kanyang scale na iridescent nagiging green. Yan, may pagka-green. Yung iba may pagka-gray. Yan. So hindi talaga totally disadvantage kasi mas maganda pa nga. Kasi
yung kulay niya, hindi yun lang parehas nila. Ibig ko sabihin, yung kulay na blue, nadadagdagan. Kasi avatar nga naman ito sila. Tapos, syempre may nalabas talaga na kalya, hindi naman maiwasan. So, at least, hindi siya parehas doon sa multicolor na ang nalabas ay halos reject na. Yan, ang nalabas nito ay green, gray, yung iba may mag-fade, yung iba sobrang dark, yan. So, okay pa din. So, pagkalimbawa naman ito, ipapares natin, tapos siya ay line breeding, ganun pa din makakabi. So, halos walang pagkakaiba sa inbreeding at saka line breeding kasi nga, parehas naman sila ng bloodline makakabi. So, move forward tayo, dito tayo sa outcross line breeding makabi ng parehas avatar, itong pinapartner ko. So, ang strain nila makabi, yun, unpredictable makabi. So, kahit parehas sila na avatar, parehas sila ng linyada, kung hindi naman sila parehas talaga ng kulay. So, yung lumalabas niya ay maganda din naman. Nga lang, yun nga, hindi ka makapag-pair, makapag-provide ng pair na kaparehas talaga ng gusto mo. Halimbawa, yung male, gusto mo yun, mahanapan mo ng pair na babae na parehas din niya para may breeding mo din at gusto mo yung offspring nila, maging offspring. So yun, hindi mahirapan tayo mag-provide ng ganun makabi. So yun yung pagka-iba-iba ng inbreeding, line breeding at saka outcross line breeding makabi. So nasa sa atin na yun kung ano yung gusto natin, kung gusto nating mag-exhibition, ayun. Mag-outcross line breeding tayo makabi. So ipe-pair natin yung avatar sa multi. Yan, pwede rin yun makabi. Nga lang unpredictable pa din yung lalabas makabi. So doon naman makabi sa single color, halimbawa, breeding natin ay platinum white. Yung kanyang disadvantage mga kabi sa inbreeding at saka line breeding ay yung kali nila mga kabi ay may pagka-rich, red wash at saka may gray wash at saka may yellow head. So yung iba nagiging buong katawan ay gray mga kabi yung kulay. So disadvantage man siya, pero maganda pa rin siyang tingnan. So, maipagbili pa rin natin ng depende sa presyo na gusto natin makabi. So, yung kanya namang outcross line breeding na kal ay ganun pa din makabi kasi single color nga eh. Nga lang, mas marami yung goods na kakulay noong parents makabi. So, nagkakatalo na lang doon sa form na lang ng kanilang mga fins. So, kayo na ang bahala kung ano yung gusto nyo ng klase ng breeding makabi na pagpipilian nyo. So, in addition makabi, sa outcross line breeding makabi, in different tails naman tayo. So, pagkahalimbawa ay mag-cross tayo ng crown tail na babae at saka HMPK or half moon na lalaki, ang kadalasan na lumalabas dun makabi ay delta tail siya at saka half sun or comb tail makabi. Yan yung mostly na lumalabas. Di ko lang sure kung mayroon talagang half sun or na invento lang talaga yung word na half sun or comb tail dahil sa pag-cross mga kabi, kagaya ng pag-cross natin sa pag-breeding natin ng flower horn, na kapag tayo mismo ang nagbe-breeding, tayo na rin ang gumagawa ng kanyang pangalan mga kabi. So parang nagiging ganun yung tails, pero sa internet wala akong nakita na half sun eh. Hindi ko lang sure kung ngayong bago na ito, kasi ayun nga, yung sa tails naman dahil sa mahilig tayo na mag cross ng different tails para malaman natin kung ano naman yung tail na lalabas. Ayun, kaya siguro lumalabas yung mga ganun. At na-adapt na din mga kabi. So, yun mga kabi. Pagka double tail naman, di ko naranasan kung
paano magpalabas ng double tail. Pero kapag halimbawa mayroon ka ng isang double tail, male o kaya female, so sa breeding na iyon mga kahabi, may lalabas pa rin na double tail, basta isa sa kanila ay may double tail mga kahabi. So halos sa mga tails mga kahabi, mas malakas yung gene sa babae mga kahabi pagdating sa tails. Tapos sa mga kulay naman mga kahabi, mas malakas yung sa lalaki mga kahabi. So halimbawa single color, black dragon, super black, halimbawa copper, yun pag pinaparisa natin ng ibang male, female, ay lalabas pa din yung side sa lalaki mga kahabi, kasi nga sa lalaki naman mas malakas yung genes niya sa kulay. So kung ano yung pinipair mo sa kanya kapag ka sa single color ng mga kahabi, ha, single single color, hindi yung sa mga multi. Yan. So halimbawa yung black dragon, so lalabas pa din yung black dragon mga kahabi. Kaso nga lang karamihan lalaki. So mas maganda talaga yung pair talagang i-partner para paglabas may male, may female din, makapag-out tayo ng pair. Hindi na tayo mahirapan pang maghanap ng ipipair niya kasi meron na eh. So yan yung hafsan mga kahabi, yan yung female na yan, yan yung sinasabi kong hafsan. Yan, yan. So kapag ka dito naman tayo sa rostel mga kahabi, so yung rostel naman mga kahabi lumalabas kapag ka ang ipipair natin ay feeder tail mga kahabi. Bali tatlo yung lalabas na tails dyan, feeder tail, rose tail, at saka over half moon mga kahabi. So sa spade tail naman, nalabas siya kapag ang i-repair mo ay HMPK at saka half moon. Kasi ang spade tail mga kahabi ay kalsiya ng HMPK at saka half moon mga kahabi. Yun. So sa ibang mga tails naman mga kahabi, yung nagpapalabas yan mga kahabi, yun na yung mga nag-studied about sa isda mga kahabi. So actually yung ating beta naman talaga ay hindi, ang origin niya na hindi talaga sa atin, kasi wala naman talagang ganito sa atin. So sa ibang bansa yan, so pinag-studyhan nila yan. So sila na rin yung nagpapalabas kung ano yung mga kulay, tails or enantels. Kasi dati kasi walang glow na beta eh, ngayon meron na. Dati may walang glow tetra, ngayon meron na. Mayroon dati yung glass tetra. Yan, parang dinide nila yan eh, yung tinitina para magkaroon ng glow sa itaas. Yan. After 6 months o 7 months, 8 months nag-fade siya, nawawala. Yun yung tinatawag na glass tetra, nakukulayan. Pero ngayon hindi na, sa genes na mismo nila dalagay mga kahabi, kaya yung glow tetra hindi talaga nawawala yung kulay. So ganun din sa beta, may mga neo na ngayon na lumalabas. So ganun din yan yung ginagawa nila. So sila lang din ang nakakaalam niyan kung paano nila ine-experimentuhan yan mga kahabi. So yun na muna mga kahabi yung aking ma-share nyo sa ngayon mga kahabi. So abangan na lang nyo yung sunod ko na i-upload na video mga kahabi. Yun. Siguro yung aking i-upload na sunod ay yung regarding sa shoe type beta mga kahabi. Yan. Paano natin malalaman kung pang-entry yung ating beta mga kahabi. So, yan. So salamat sa inyong lahat mga kahabi. Salamat sa pagsusuporta nyo sa aking munting channel na ito, at sa mga newbie natin dyan, pa-subscribe naman ng aking channel at pa-share at like na din. So bago ko makalimutan, Mayo na nga pala ngayon, at ngayong Mayo size yata o Mayo juice ba yun, yung laban ng taga BWPRC, yung Bohol Warriors Pigeon Racing Club mga kahabi. Yung laban ng mga kalapati yan mga kahabi. Ang starting point nila ay doon sa Camiguin. Yun. So
Kala ko naman kasi dadalhin nila doon sa Camigin at doon bibitawan, eh, bangka pala magdadala mga kabe. At sila yung mag-antay lang doon sa kanila lang yata. Kung sinong unang makarating, unang makadapo mga kabe. Yan. So may entry dyan si Boss Roderick and Fisto mga kabe na taga-Klarin. Yung kanyang anak, yung ating kahabi dito sa Beta mga kabe. Si Kurt Ayan Infisto. Yan. Kapag halimbawa mga kabe, gusto nyo ng kalapati nila at mahilig din kayo sa kalapati, PM lang kayo sa kanyang YouTube account na Kurt's Beta. O di kayo sa kanyang Facebook na Kurt Ayan Infisto mga kabe. Yan. Kasi nakalimutan ko yung YouTube account na kanyang papa mga kabe. Yan. So mura lang yung kanilang kalapati at pang-racing na rin mga kabe. At naka dalawang panalo na sila mga kabe, first at saka second. So yun na muna mga kabe, hanggang sa sunod nating mga videos. Babos, saludo ako sa inyong lahat mga kabe.